Biscuit dito, sir. Actually, ang actual natin dito, kung kukunin namin yung biscuit yung namin. Apo. 300 calendar days. So, 300 calendar days. Meaning, sir, mga ilang buwan yun? Almost 1 year. Yan, good morning mga kasama. At ngayon, nandito tayo sa may Rojas Boulevard, sa area ng Pasay, sa harapan ng HK Plaza. Dito nga yung portion na rehabilitate. Ito, kung mapapansin nyo ito, dito sila naglagay ng isang lane at kinuha nila sa northbound papunta, ito access to papunta ng EDSA. Ito siya oh. Andito na rin, naka-establish na rin yung mga equipment na gagamitin para nga dito. At tinanggal na rin nila yung kita nyo, yung fence na dating nakalagay dito, yung temporary fence na nakalagay dito. Ngayon, inalis na nila para makapag-penetrate na sila, maayos na nila kung ano yung dapat nilang ayusin. Papakita ko sa inyo, bababa lang tayo. Meron na silang temporary shelter doon na magsisilbing tulugan o parang barracks lang. At sa baba, yan, baba tayo. Etong way, etong tapat ng HK Center, HK Plaza, merong ano diyan, merong daanan. Kung halimbawa galing kayo ng southbound Buendia, pwede kayong kumanan dito, ang labas nyo dito na sa may Macapagal Boulevard. Pwede kayong mag-U-turn kung halimbawa punta kayo ng Cavite. Yan, alternative route siya. Ito na oh. Meron na rin portion dito na ayun, na bungkal at meron na rin na nabuhusan. Yan, ipapakita ko lang sa inyo mga kasama. At kanina, ayun, yung ibang ito. Andito na rin yung mga kawani ng DBWH, no? Sila siguro yung nakatalaga dyan para sa pagsasaayos, pag-rehabilitate. At punta rin dito, o makikita nyo naman, nakasarado. Kasarado, yung portion lang na ito, hanggang doon, nakasarado. At ang pagkakalam natin dito, yung convert box na ginawa nung 1970, yun ata yung isasaayos dito. Kanina, maaga tayo nagpunta rito. Ito yung mga plastic barrier na yan. Yan. Nilagay na nila para totally itong portion na ito ay sarado na. Ngayon, pumunta lang tayo rin sa unahan. Itong, ayun, kita nyo, kumaanan yung asul na sasakyan, dito yan papunta. Tapos doon naman, ayun, diretso na ng Pasay. Morning, sir! Morning, boss! Sila, sir, yung nakatalaga ngayon dito. District ng Pasay, no? Ito, sarado. So, meron ding nag-assist dito. Just in case na yung build up ng traffic lumala, magagawang kagad ng paraan. Ito. So, meron na rin signage. Ayun, slow down dito. At ito. Ayun. Maraming nalilito. Ayan, ganyan. Tanong si sir kung may daan ba rito. Shoutout kila sir, oh. Yan. Kila sir, oh. Ingat sa biyahe, sir. Ingat. Okay. Ayun, shoutout sila, sir. Tignan nyo. Single lane, tapos yung ano, northbound. Isang lane din, pa EDSA. Organized, no? Naka-organize siya. Para
yung mga motorista na babiyahe ngayon, eh, alam na kagad kung saan sila daraan. At bukod doon, di sila malito kasi may signage na eh. Yun nga lang, yung iba pasaway, agaya nito, ayaw niyang pumila roon. Dumiretso kagad siya. Nako po, dito na nagkakaroon ng problema pag mga ganito. Yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po si Kuya Goods at pahit na rin ang bell para updated ka sa ating mga video. Kung napapansin nyo, wala tayo sa clearing operation ngayon. Gusto ko lang mapakita sa inyo yung rehabilitation nito ng Rojas Boulevard. Sa may portion siya, no? Sana mapasok tayo dun, no? Sa mga equipment. At tanungin natin kung kailan talaga titibagin, kung kailan babaklasin. Ayun, yung target date hanggang kailan. Punta tayo sa ano, mamaya-maya sa Rojas Boulevard, no? Ah, sorry, sa Manila Bay. Oh. Ano ngayon, ha? January 15, 2022. January 15 tayo. So, ayan na. Pinakita ko na sa inyo yung may daan po, pero single lane lang. At dito may daan din kabila. Siguro mamaya, maaga pa kasi, magdadagsaan na yung mga motorista rito. Yan, shoutout kay sir, no? Tsaka ano, no? Ang galing, no? May talagang naglilinis dito everyday. Inaanay, oh. So, yan. Antabayanan nyo yung mga susunod na video natin, mga update natin dito sa Rojas Boulevard Rehabilitation, no? Pasok lang tayo rito sa area na ito. Papakita ko sa inyo kung hanggang saan yung rehabilitate dito. Ito, no? Para kung ito yung kalsada mismo ng Rojas. Southbound, ito na yung area na bubungkalin. Yung iba na bungkal na. Sa susunod na pag-cover natin dito, yan, pagtatanong-tanong tayo, no? Kung ano yung plano talaga rito. Andito na equipment, nakaready na lahat. Talagang sisimula na yung pagsasaayos. Tinawag tayo ni sir, no? Ayan, tayo, nabigyan tayo ng ano, pagkakataon mga kasama na makover natin yung rehabilitation. Ito na, oh. Nakapasok na tayo sa wakas. Ayan, sir, magandang umaga po, no? Ayan, sir. Mag-tubig ka muna. Ay, sige po, salamat po. Kanina ka pa namin. Tubig lang, tubig lang. Ay, salamat po. Ayun. Kanina ka pa namin nakikita. Oo nga po, eh. Yun. Ko gusto ko lang i-cover sir yung ano, yung rehabilitation. Kasi first day sir eh, no. Tsaka maging aware din yung mga motorista na kababayan natin. Kung saan yung access na pwede saan dumaan. Dalawa. Dalawa po ano. Superman at saka dito sa right side. Opo. Sa total nandito na rin ako. Pwede ba ako magtanong-tanong sa inyo? Okay lang naman ano. Kung ilang months mo pa ang target date nito, sir? Actually, ang actual natin dito, kung kukunin namin yung schedule namin. Opo. 300 calendar days. So, 300 calendar days. Meaning, sir, mga ilang buwan yun? Almost 1 year.
Okay po. So ngayon parang pinabilis. Napag-usapan namin na pagkasunduan with Chairman Abalo. Opo. Of course, kasama ko ang ating sekretary. Opo. Si Honorable Secretary Mercado. Opo. At ang ating assistant, yung Yusik natin, at ang senior Yusik natin, si Fayabon. At ang aming director, kasama sa Zoom meeting namin at saka yung personal na meeting namin. Opo. So, ang hiniling sa amin ni Chairman, ay baka daw uubra na eksyan ng eksyan. Opo. Ang pinaka-eksyan na magagawa namin, 2 months time. 2 months, sir? Ito lang, itong shutdown. Ah, itong portion lang po na to? 2 months. 2 months. Ibig sabihin, 60 calendar days lang. Okay, sir. Katapos doon sa kabila, pagka natapos kami dito, yun naman nilipat. Itong northbound, sir? Oo, another 60 calendar days. Okay po. So, yun ang ano. Bali, yung 300 calendar days, magiging 120 na lang. Okay. So, imaginein mo kung gano'n mo. Apat na buwan na lang po. Ang pinaka, sir, ang pinaka main purpose po ng rehabilitation na to, parang nabitaan ko, sir, yung parang convert box. Yung box convert natin bumagsak. Bumagsak po. Yung box convert natin, na-construct yan noong 1970. Yun nga, sir, eh. So, dalawa kasi yan. Merong diretso doon, merong diagonal dito. Opo. Mapunta dyan. Ito naman ang kinikitir nito, yung buong kalahati ng Pasay. Pasay. Oo. So, lahat ng tubig nang galing dyan sa kabila, dito ang bagsak. Okay. Kasi nakita mo yan, yan ang pinakamalaking pumping station. Pumping station po. Tama nga po eh. So, yan. So, bukod dun, sir, ang kinikater lang talaga ng project na ito, yung convert back at the same time, yung pagsasayos ng ano ng kalsada. Yung box culvert, ang kinikater niya yung Pasay. Pasay. Lahat ng tubig nila dyan, papa sa mga hotel, residential, lahat ng establishment dyan, yan ang kinikita niya. Okay. So, imaginein mo, kung yan magsara, ang laki ng problema ng Pasay. Kaya nga po, sir, no? Ganon. So, in 2 months time, tatapusin natin ito. Ang galing, sir. Kaya, na-impress ako eh. Yung sa narinig ko na 2 buwan, kailangan matapos. Ang galing. Saka yun din ang gusto ng mga kababayan natin, no? Yung mabilis na trabaho, pero maayos, sir, ano? Oo naman, kasi if you notice, nakita mo naman yung mga tao dito. Opo. Na complete sa gadget, lahat naman. Kaya nga, sir, eh. Saka yung bukod doon, sir, yung mga equipment, naka-ready na kagad. Yan, lahat yan, nakandiyan na equipment. Dito, sir, may gagawing drilling, ano? Tama? Kasi may nak... Ayun. Ayun natin yung bore pile natin. Ah. Ang tawag dyan, bore pile. Bore fire. Yan ang inabot yan. Hindi siya bababa ng 25 meters. Ah, ganoon, sir? So, malalim yan. 25 meters. Pero dito, umabot yata kami ng 30-32. Grabe pala, so, sir, no? 25 na. So, meron pa tayong tatlo na gagawin. Isa doon, dalawa doon. Opo. Kapag natapos natin yan, babakbakan na natin ito. Sige, sir. At next week. Sir, asahan nyo na lagi akong magko-cover dito, okay, sir. Ano problema ng pangalan mo? Daniel po, sir. Pero ang si Kuya Goods po ang channel ko. Sino? Si Kuya Goods. Oh, okay. Oh, yan. Wala namang problema sa amin. Sige po, sir. Salamat po. Ano? Tayo ay makapag-video. Anong pangalan nyo po, sir? Sorry. Ako yung district engineer ng Maynila. Ayun! Ang pangalan nyo po? Engineer Mike Makot. Yun, mga kasama si Engineer Mike Makot, sir, no? Makot. Makot, yun, sorry. Yun, si Engineer Mike Makot ang kasama natin para sa proyekto nito. Yung rehabilitation na gagawin dito. Expect natin, mga kasama, in 2 months, talagang magagamit na uli natin ang Roas Boulevard ng maayos. Bukod doon, yung box converter, no? Maayos rin. Maayos. Salamat, sir, no? Thank you po. Yun, co-cover natin. Salamat po. Ako nag-iikot eh. Oo nga po. Salamat, sir. Ayan, expect natin mga kasama na dito na tayo magko-cover sa, yun, napaunlakan tayo ni Sir Makod, no? At ito, ikuti natin. Ang galing. Kaya kasama natin, merong equipment na rito, no? Siya yung city engineer ng Manila. Siya yung may hawak nito. So, salamat at kasi napansin niya na kanina pa tayo nag-iikot dito. Ayan, pinatawag niya tayo. So, ito na yung chance natin. Ito yung ano niya, no? Project Organized Outcome
Yun, narinig nyo naman kanina yung 300 days kukunin ng 120 days. Yan, box culvert. Yun pala yung ano, yung dun pala nanggagaling yung lahat ng mga dumi na pupunta rito sa pumping station eh nasira. Kaya yun gagawin na. So, galing. Dito na tayo mag-cover, no? At siyempre, asahan nyo rin yung clearing operation natin. Yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po si Kuya Goods at siyempre, pa-hit na rin ang bell para updated ka sa ating mga video. So, araw-arawin natin to para naman na mapakita ko sa inyo. Hindi lang ito, pati yung ibang project yan, ng gobyerno ng DPWH. So, yan, magandang umaga at mabuhay kayong lahat. Salamat po.